Hi guys, and welcome back to Wealth Wise 360. Okay, sa mga nag-send ng kanilang mga questions nung naunang video, nag-comment sa ating episode 1, maraming salamat po. And as promised, nandito sila. Okay, at bubunot tayo ngayon sa episode 2 ng question mula sa mga binigay ninyo, at yun ang ating sasagutin. Okay, so simulan na natin. Okay, so ano kaya ang ating pag-uusapan for this episode? So, ang ating question ngayon ay galing kay May. Okay, so ang sabi ni May, hi po, hello. Okay, question, what's your best advice for someone na mag-start pa lang mag-save? Especially for someone na kakaumpisa pa lang magtrabaho at hindi alam kung saan magsisimula para makapag-save. Okay, so ano ang aking best advice para sa mga bagong nagsisimula pa lang magtrabaho? Well, una sa lahat, okay, ang pag-save ng pera mula sa iyong sahod ay nakasalalay sa tinatawag nating habit. Okay? So, it doesn't matter kung malaki ang sahod mo o maliit ang sahod mo, kung matagal ka na nagtatrabaho o dati pa. Okay? Ang importante dito na kung paano ka gagawa ng habit para sa sarili mo para makapag-save ka. Importante 'yon. Kasi ang pag-save kailangan isa siyang bagay na hindi mo iniisip. Okay? Isa siyang bagay na automatic mong gagawin. Okay? At magagawa mo lang 'yon kapag nakapag-form ka ng habit. Ang tanong ngayon, paano ka magpo-form ng habit? Kailangan kapag para makagawa ka ng habit, ang requirement doon, lagi mo siyang ginagawa consistently over a continuous time. Okay? Walang putol. Walang tinatawag na cheat day, parang pag-i-exercise. Okay? Kaya marami mga tao nag-i-exercise pero hindi pumapayat. Simply because meron silang tinatawag na cheat day. Hindi sila naging consistent sa isang bagay na gusto nilang gawin. Kaya hindi nila na-achieve yung bagay na gusto nilang ma-achieve. Ganon din sa pag-save. Okay? So kung gusto mo makasave, irregardless kung malaki ang sahod mo o hindi, ang importante dapat gumawa ka ng isang habit. Do it consistently. So let's say meron kang sahod for, kunyari sabihin mo sa sarili mo, gusto ko magtabi ng 500 pesos mula sa sahod ko. Malaki na po ba yun? Well, maganda na yun. Ang importante, meron kang naitatabi. It doesn't matter kung magkano. Ang importante, alam mo kung magkano. Well, sabihin na natin 500. Okay, 500. Every cut-off, kailangan magtabi ako ng 500. And you need to do that continuously. Gano'n po katagal bago kong mabuo yung isang habit? Sabi nila, it takes 15 times. Okay? 15 times mo daw gagawin yon consistently. Well, I may agree on that one kasi ang tagal nun. 15 cut-offs, ilang buwan yon, okay? And palagay ko naman sa after 15 times na paulit-ulit mo siyang ginagawa, unti-unti pagdating sa 7th, 8th, 11th, 12th time, hanggang sa pagdating mo sa 15th time, parte na siya ng buhay mo. So, hindi mo na siya pwedeng alisin sa habit mo. Okay? So, kung ikaw ay baguhan sa pagtatrabaho, kaka-hire mo lang, first-timer ka, ang pinakauna mong gawin, automatic, you form that habit of saving. And I guarantee you, hindi mo na siya maaalis sa sistema mo kapag inumpisahan mo siya at naging consistent ka. So, una, it takes one step, okay, which is to decide that you need to keep a part of your money as part of your savings, and then ikalawa, you need to do it consistently. Walang tawad, walang cheat day, okay? Wala dapat ma-miss kahit isa. You need to do it consistently kasi isang beses ka lang mag-fail dyan, I tell you, hindi mo na yan maitutuloy pa. Okay? So, kailangan, we need to form that habit. Okay? So, I hope I was able to answer your question, May. Okay? And, syempre, tulad ng dati, okay, kung meron kayong gustong ihingi ng payo tungkol sa pera, sa savings, sa investment, sa business nyo, kung meron man, you just need to comment your question below, okay, or send me a message on Facebook at sagutin natin ang tanong na yan sa mga susunod na video. Now, gusto ko lang i-shoutout yung ibang mga tumulong sa atin, okay, para maging possible ang episode na ito. So, if you need some guidance about insurance, okay, we have our dear friend Max Cabby, okay, para
tulungan kayo, just send her a message. You will see her name in the description of this video, and you just need to click that and meron kayo access sa kanya. Kung gusto niyo namang matuto about network marketing, just talk to Joyce Briones and igaguide niya kayo about it. Kung interested naman kayo about real estate, okay, for your new home, so we have Alan Marquez and he'll be happy to help, okay? And kung condominiums naman ang gusto niyong pag-investan, then we have Angeli Gonzalez, siya ang best person to talk about it, okay? So please like this video if you learned something, share this to your friends, and don't forget to comment your question in the comment section at susubukan nating sagutin yon over the next videos, okay? So I hope you learned something. Thank you for watching the second episode of Wealthwise 360, and remember, it pays to be wealthwise.